nila. Ayun. Kasi kung may gusto silang, may nagustuhan silang remnant dito, hihingian, ire-reprise namin yan sa hinihawak ng reposes, tsaka sa manager namin. Para mas mapababaan yung presyo ng rent. So yun mga dyan, nandito ngayon tayo sa Motorcycle City. So nasa repos naman tayo ngayon. So once again, kasama ulit natin si Ma'am Divine para mag-inquire dito sa mga repos, no, updated na repos ng Motorcycle City sa 2021. Meron sila dito ng ano. Ano ba to? Nalimutan na to, motor na to eh. Yun. MV Agusta. Walang yan. MV Agusta. Meron din sila dito ang Aprila. May mga Aprila sila dito. So, Aprila. Marami silang repos dito. Most of repos sila is big bikes. So, meron din silang repos dito na mga scoots. Ito, may Tracer. Ay, Tracer. Versus pala to. May Versus din sila. Kawawa naman tong Ninja na to. Wasak na wasak. Meron sila dito. May Benelli din sila dito na repos. So, ano to? Husqvarna. Husqvarna din sila dito na repos. RC, most of repos sila dito RC, mga chong RC 200, RC 390, meron din sila dito ang mga, and may Rousers, Crossover, and then ito, papaanda rin natin itong RC 200 na to, mga chong. KTM RC 200 engine start natin. And meron silang GXXR, GSXX. So yan, ito R3 na wasak dito, ba't ganyan yan? And may Raider 150. Yan, may Rouser din sila dito, mga chong. So yun, dami nila doon. Meron pa sila ditong Ninja 400. Kunin ko na kaya to. Ninja 400 CF Moto 250 NK, NK 250 2390. Ito is GX10R. GX10R ba to? GX10R. Meron pa din sila ditong GX10R, mga chong. Ito, may Duke 390. Masabi ko na ba to? Duke 390 na repo. Ang sabi ni Ma'am Divine, kaya daw pinapabatak ng mga, yun, kaya dumami yung mga repos sila kasi. Dahil nga nagka-pandemic, di ba, hindi nila na mabayaran. And then, yung iba daw is umuwi daw or naging ibang bansa daw, kaya hindi na nila natatapos bayaran. Yung iba naman, wala talagang ano, wala talaga silang pambayad ng monthly nila, kaya hindi nila matapos bayaran. Ito, may R3. May R3. May Vespa. May Z1000 SR. May Z1000 din. Sana wala tayong ma-copyright sa music. Ito, ano. Benelli. TVS. May pusa. May pusa din. Kawasaki Z900. Sa mga price na ito, mga chong, siguro hingin ko na lang kay Ma'am Divine yung list. Salagay ko na lang sa screen, mga chong, kasi masyado siyang madami para hindi mahirapan si Ma'am Divine sa pagsasabi ng mga repos natin. So, intayin lang natin siya para mapaandar natin yung RC 200 na repo nila. So mga chong, yung service center nila. So dati, dito ko kinuha si R15 ko, brand new. So Sumisho 19 yung kinuha ko kasi mas mura siya compare sa in-house. So yun, nabayaran ko na naman, natapos ko naman. And then at the same time, okay naman yung service nila dito. Okay naman yung after sales nila. Meron din sila ng mga parts, in-order din nila. So kapag may kailangan akong parts, ordering ko lang dito. Then sila na yung bahala, i-update na lang nila ako. So pagbalik na Ma'am Divine, tatanungin ulit natin yung mga ano, mga requirements or mga kailangan na kagamitan or anuman para makakuha ng mga repos na bikes. So yun, mga chong, kung makikita nyo, RC, halos lahat ng nakaparada dito is RC talaga. Ay sorry, is KTM, Duke, and RC. So yan. Yan nga ba sinasabi ko, ma-maintenance ang KTM, mga chong. To be honest talaga, compare sa Yamaha. So kung magki-KTM kayo, make sure nyo na bakayan nyo kung handle yung maintenance sila. Maganda KTM, mga chong. Sa performance talaga maganda and sa forma. Hindi natin may tatanggi yun, pero ang yun na nga, ang disadvantage lang talaga ng KTM is yun nga, ma-maintenance talaga. O natin, ako mag-aano, ma'am.
Pero ayun na. Ay. Ah, wala. Hindi. Hindi, naka-ano siya eh. Tunga mo nga. So, di ba wala kayong financing? Wala po. Cash lang. Cash lang, cash basis lang sila. Pero, ma'am, bigay nyo na sa akin yung ano, yung mga list bahay na ito. Parang din yung nasabihin isa-isa sa akin. Wala akong list eh. Ah, wala akong list. So, walang list si ma'am. Pero, ano, ito na kami mga available. May Aerox S tayo, 98K. Aerox S. 5K Odo. 5K GX6S 150. Mm-hmm. 9K Odo 98,000. 98K. Tapos yung RC natin 150, 120, 8K Odo, tsaka 6K. Mm-hmm. Tapos si Ninja 1000 dati siyang 585 na reprice, 450 na lang siya ngayon. Mm-hmm. 30K Odo. Yung Ninja 400, ma'am? Wala. Ninja 400 pa yun? Ninja 400 okay, RT. Ang price niyan kasi may kukuha na ata niyan eh, kaya hindi sabihin sila sa akin. Ay, sana all. Sana all na kayo Ninja. Ba, meron pang magrepo, ma'am. Chat mo ako. Kunin natin. Ito, MV Agusta, no? Ayan, no? Ito, ma'am, magkano to? Ah, mataas pa. Bago pa nga, no? Tapos ito yung pinakamurang RC kasi ang issue niya wala lang siyang battery. Mataas yung odometer niya. Ilan yung odo niya? Mga 20 ata. Mga 20K na din. Around 95 na lang siya. Oo, 95K. Wow! 95,000 na lang. Walang side mirror, walang battery. 180 na lang siya. 180. Ang odo niya is 10K. So ma'am, if ever... If ever kukuha si customer ng mga repos, ano kaya, ano yung mga ma-assure niya sa kanya? If ever na kumuha siya ng repos. Yung reposes natin, lahat. So, ma'am, against the light. small bikes to big bikes. Pag na-avail nyo siya, as is where is tayo sa repo. Mm-hmm. Kung ano yung nandyan, yun na yun. Kung ano yung bibili nyo siya ng ganyan. Wala siyang warranty. Wala. Wala lang. Ayun lang talaga siya. Pwede nyo siyang ibalik dito, ipa-service, ipagawa. Pero yung warranty ng motor, wala. Kaya kung gusto mong warranty or brand nyo pa. Oo. Pero hindi sila pwede kumuha ng warranty sa inyo kung sakali. Hindi eh. Pag reposes talaga yun. Sa repo talaga. Wala talaga, no? Sa once na nabili mo yan, wala na kami dyan. Sa'yo na talaga siya. Wala na kayong ano, parang sagutin pa sa... Nagawa nyo na yung part nyo. Ano, pero lahat naman yan, ma'am, if ever, malilipat agad sa nila yung pangalan, no? Ah, siya yung, ah, hindi rin kayo. Bali, lahat ng papers niya, magmula sa SUSE, ORCR, OIGO, RCR, need of sale, lahat na sa amin. Certification na binili mo, lahat. Ikaw lang yung si customer lang ang magpapachange of ownership. So, yun. Yung mismo kliyente ko dito. Yun. So, all goods ba? All goods. So, yun. Wala na, ma'am. Wala na kayong ibang may add pa. Goods na naman. You know? Eto, ma'am, magkano tong... Ito, mukhang fresh na fresh pa tong RC 390 na ito eh. 225 na lang siya. Fresh na fresh pa. Odo niya ata is 9K ata. 9K. Hindi siya binibenta kasi may issue daw eh. Ah, okay. Sayang. Hindi nakatokma ka na. Ah, katokma. Ay. Mahirap. Kaya hindi namin siya mabenta. Hindi ba kayo nalulugi, ma'am, kapag ano, marami kayong repos? Pag hindi kayo nalulugi kapag marami kayong repos. Nalulugi, nandoon. Pero? Kasi kaya ang ginagawa namin is pinupush talaga namin. Tapos yung lahat ng mga unit dito is pinapareprice para mas mababa ng makuha. Para mas marami kukuha. Kasi yung mga pumupunta naman dito sa amin, may mga contacts din kami, mga buyers. Pinabalitaan namin sila pag bumaba na itong unit na ito, inaabangan niya, pinibigay namin. So pwede sila mag-abang. Pwede sila mag-abang talaga. If ever, ma'am. If ever, pwede rin kayong kontakin dito regarding sa mga repos. No? Pag kunyari, magre-reprice kayo. So, pwede silang mag-update sa inyo, kumbaga. Ayun. Kasi kung may gusto silang, may nagustuhan silang unit dito,
hihingian din rin pa rin price namin yan sa hinihawak ng reposes saka sa manager namin para mas mapababaan yung presyo ng repo. Kasi minsan nakakahingi pa kami din discount katulad ng kunyari, kukuha ka ng RC200, wala siyang side mirror, wala siyang battery. May mga naging issue na onte, may mga ipapa-repair, may bibili siya. Kaya pa natin hingian ng discount din pa. Kayo, sino may-ari nito mga to, sumisyo? Sa reposes, hawak sila sa admin, sa mga future trust namin. Sila may hawak ng mga reposes. Sa kanila kami, may diretsyo pag may gusto mo. Okay. So, yan.